Selos, hindi yan daw nakakamatay. Pero kapag nararamdaman mo, ang sarap daw pumatay. Minsan, selos ka ng selos. Kaibigan niya lang pala. At minsan, selos ka ng selos. Kaibigan ka lang pala. Kahit pa gaano kalawak ang pangunawa mo, kapag inatake ka ng selos, kikitid na kikitid ang utak mo. Proverbs 27 verse 4, anger is cruel and fury overwhelming, but who can stand before jealousy? Sa Tagalog, ang galit ay mabagsik, ang puot ay mabangis, ngunit ang pagsisilos ay may ibayong lupit. Smart living around the globe, warning, ang selos ay nakakamatay. Selos pa more. Mga kapatid na minamahal, ano kaya ang ating mapag-aralan sa araw na ito? Selos ka? Selos ka na naman? Madaling sabihin na normal na sa lahat ng tao ang magsiselos. Dahil lahat naman yata ng tao may mga pinagseselosan. Kaya may dalawang uri ng selos, yung rational jealousy at yung irrational jealousy. May mga tahimik lang kung magselos pero madalas mahirap talagang pigilan. Ika nga nila, sa lahat ng emosyon, selos ang pinakamahirap itago. Wala raw spice ang isang relasyong walang pagsiselos na ganap. Bakit nga ba di natin maiwasan ang magselos kahit walang katuturan? Bakit nga ba tayo nagseselos kahit wala tayong karapatan? Kaibigan na nanonood, minsan ang pagseselos ay naging sanhi ng pag-aaway ng isang relasyon, mag-asawa man, mag-boyfriend o kahit magkaibigan, hanggang sa nauuwi ito sa hiwalayan. Bakit nga ba may selos? Sabi pa ng tanong ng iba. Bakit pa kasi naimbento daw ang selos? Bakit wala naman itong maibigay na maganda sa isang relasyon bagkos nakakasira pa ito? Kaya sabi ng Biblia in the book of 1 Corinthians 3:3 at Galatians 5:26, ang selos ay isang masamang ugali ng tao. Ang sabi nila, ang pagsiselos ay ang pagdududang walang konkretong basihan. Tama po ba yan o mali? Para sa akin, ang selos ay isang sakit na mahirap gamutin dahil hindi ito karamdamang pisikal. Ito ay sakit na direktang inaatake ang inyong utak at ang inyong puso. No? Inaatake ang ating utak para mag-isip na mga bagay na nonsense o walang kwenta. Pag nagsimula na ikaw ay mag-isip na baka hindi kanya mahal dahil may nakita siyang iba samantalang wala ka namang matibay na basihan na nangyayari ngayon. Sa oras na yon, tinamaan ka ng selos virus. Kung mayroong coronavirus, mayroon tayong selos virus. Yung na-late lang ng 15 minutes yung inyong boyfriend o yung mister, ang nasa isip mo, baka meron siyang kadate. Bakit na late? Parang ganun. So pag lumala yung sakit mo na yan, hindi ka na magiging normal. Baka magiging abnormal. So paano mo maagapan ang sakit na yan? Ganito yan mga kapatid. Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagsiselos? Kung ginagamit natin ang salitang selos, ginagamit natin ito sa diwa ng pagkaingit sa isang tao o sa mga bagay na meron siya na wala tayo. Ang uri na ito ng pagsiselos ay isang kasalanan at hindi dapat na maging saluubin ng mga Christians o believers in Christ. Ipinapakita ng ugaling ito na nakukontrol pa tayo ng ating sariling mga kagustuhan o ng nasa
o yung nasa ng laman or desires of the flesh. So ano nga ba ang selos? Sabi na iba, ang selos ay parang salitang inggit. Para lang. Inggit kasi nakikita mo sa taong mahal mo na ginagawa niya sa iba ang mga bagay na gusto mong sa'yo lang niya ginawa. Kaya magkakaroon ka ng selos virus. So pagdating naman sa kasaysayan o sa kwentong pag-ibig, pagdating naman sa pag-ibig ay minsan rin ang pagsiselos, lalo na kung walang basihan. Minsan, nakakapanakit ang tao ng mga mahal sa buhay. Dahil sa pagsiselos, marami pa nga niya naghiwalay, marami ang nakapatay, nabugbog, mayroong mga domestic violence because of jealousy. Sa kawikaan dito sa ating Proverbs 27:4, ang galit ay mabagsik, ang puot ay mabangis, ngunit ang pagsiselos ay may ibayong lupit kay lakas pa sa bagyong yulanda. So ang pagsiselos ay isang kasalanan ayon sa Biblia, Galatians 5:20. So tanong, bakit nga ba nagsiselos ang isang tao? Una, siguro dahil gusto mong masolo ang taong mahal mo. Selfish ka kasi. Pangalawa, dahil hindi ka nabibigyan ng sapat na attention. Dahil kayo po ay attention seeker lang kayo, bes. Pangatlo, dahil naiinggit ka sa kung paano niya pakisamahan ang iba. Baka inggitera ka lang. Number 4, dahil ayaw mong mawala ang taong mahal mo. Eh, tanong, sino ba sa inyo dyan na nanonood? Sino ba sa inyo namang may gustong iwan ng taong minamahal nyo? Kaya nga sabi ng iba, pag may umalis, may darating. Ang sa akin naman, bahalang walang darating, basta wag lang aalis. Parang ganun. So, pinaka-klisye na sagot, bakit nagsiselos is dahil mahal mo siya. So, normal lang daw na maramdaman ang selos. Kasama talaga sa pagmamahal yan. Sabi nga nila, isang patunay na mahal mo ang isang tao kung nagsiselos ka basta sa tamang lugar lang. Hindi yung nagja-jogging kayo ng mister mo. Pagkatapos, mayroon na nag-hi na good morning sa mister nyo, parang tumubo yung sungay mo at buntot at pangil. Nagagalit ka na good morning lang yung nakasalubong nyo. Medyo wala sa lugar yon. Yung iba naman, nasa party kayo, yung mister nyo may sexing babae na nakakalong sa kanya tapos enjoy ka rin. Ay nako, medyo abnormal ka. Ha? So, dapat ka magsisilos kasi nasa tamang lugar. So, ang masama pa niyan sa mga selos, mayroon din itong masamang epekto sa iyo. Kasi ang selos ay mapaparanoid ka sa kakaisip, manghihina ka dahil halos ayaw mo na ring kumain kakaisip. In short, ini-stress mo lang yung inyong sarili. Insecure ka kasi. Sa dami ng mga insecurities mo sa buhay, mawawalan ka ng self-esteem and it ends up being jealous. Yan. So madalas ang ikinasiselos mo ay kung ano ang makikita mo. Mga nakikita mong walang basihan. Mga naririnig mong mga chismis na hindi na mo alam kung totoo ba o hindi. Nature kasi ng mga tao na mang-stalk sa kanyang at karelasyon. Alam mo kung maghahanap ka ng mga bagay na ikasiselos mo, aba, may mahahanap ka talaga. Oh, totoo po yan. Kahit napakaliit na bagay, pagdududahan mo na. Oh, bakit? Wala ka kasing tiwala sa karelasyon mo. Ni ultimong password ng social media account niya, gusto mong alamin. Sabi nga ng makabagong henerasyon, kung walang trust, walang us. Oh, yan di ba? Kung walang trust, walang us. US ba na us tayo, no? Kung walang trust, walang us. So, huwag ka lang maging green-minded, ha? Baka ang nasa utak mo yung trust, family planning. Ang sinasabi ko lang, huwag mong gagawing issue ang maliliit na bagay. Huwag mong hayaang manaig ang emosyon mo hanggat walang linaw ang lahat. So, paano makakaiwas sa pagsiselos? Paano nga ba? Ang totoo niyan, totoo ito, hindi talaga yan maiiwasan habang buhay kayo. Kusang mararamdaman yan para ka lang mabuhusan ng
para kang nabuhusan ng mainit na tubig na kahit anong isip mong hindi mainit, mararamdaman mo ang init na tumatagos sa laman mo. So meron tayong mga biblical at practical iwas tip upang mapagtagumpayan ang selos. Ano tong iwas tip natin? Una, you must be controlled by the Holy Spirit. Kung hahayaan natin na kontrolin tayo ng banal na espiritu, magbunga siya sa atin ng mga bunga ng kaligtasan, ng pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtapat, kaamuan, at pagpigil sa sarili. Galatians 5:22-23. Ano pa ang pangalawa? Ang gagawin mo? Be confident. Kapag confident ka sa sarili mo, alam mong hinding-hindi ka ipagpapalit ng taong mahal mo. Hindi siya titingin o magkakagusto sa iba dahil ikaw lang sapat na. Next. Iwan ko kung tama. So, panatilihin na ang self-confidence. Kasi ang hirap sa isang tao, wala nang ang tiwala sa karelasyon niya, wala pang tiwala sa sarili niya. Lingid sa kaalaman ng mga siloso at silosa, ang dahilan ng matinding selos nila ay ang pagdududa sa sarili nilang kakayahan o abilidad. Nangyayari na pinagdudahan nila ang sarili nilang kakayahan oras na simulan nilang ikumpara ang kanilang sarili sa iba. So huwag ikumpara ang sarili sa iba dahil magkakaiba ang bawat tao. No two individuals are alike. Mayroon tayong individual differences. Magkaroon ka ng 100% na tiwala sa sarili na ikaw ang minahal niya dahil para sa kanya ikaw ang the best among the best. Another, huwag maging overconscious. Hindi makakatulong na palagi mong iniisip na pangit ka, mataba ka, na may mas maganda, pugi at mas sexy pa kesa sayo, na maiimit ang inyong mahal sa buhay at maaari kanyang ipagpalit dahil sa itsura mo. Kung lagi mo kasing babanggitin sa kanya ang mga kapangitan mong physical sa kanya, baka mairita siya at mangyari ang kinatatakutan mo. So maniwala ka na mahal kanya, hindi dahil sa panlabas na kaanyuan mo, kundi dahil sa kagandahang panloob. Hinding-hindi ka makakaramdam ng selos. Pangatlo, or next na iwas selos practical tips, trust your partner. Malaking factor talaga yan kapag papasok ka sa relasyon. Kapag wala kang tiwala, kayong tiwala sa isa't isa, bakit nyo pa ikukulong ang sarili nyo sa relasyon wala namang patutunguhan? And then, huwag matakot at magkaroon ng lakas ng loob. Kung galing ka sa isang relasyon na kung saan ay pinagpalit ka ng mahal mo sa iba, may tendency na maging sobrang siloso at paranoid ka sa kasalukuyang pakikipagrelasyon mo. Kaya sabi nila, ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. So alam nating lahat na hindi perfecto ang lahat ng tao dahil lang hindi lahat perfecto ang tao dahil tao lang at natutukso ang tao. Pero ngayong pumasok kang muli sa isang relasyon, hindi makakatulong na gwardyahan mo ng gusto ang minamahal mo. Kapag yan ang sobra mong kapag yan ay sobrang na pressure at na suffocate dahil sa sobrang pagbabantay mo, baka lalong mawala yan sa iyo. Imbis na mag-alala ka kay LeBron James sa paggwardiya sa mahal mo, ibigay mo ang 100% na tiwala sa paggwardiya sa mahal sa 100% na tiwala na hindi pare-pareho ang mga tao at hindi ka lulukuhin ng mahal mo tulad ng ginawa sa iyo ng inyong ex. Yan, no? So, tandaan mo, magkakaiba ang mga tao at kailangan mo lang gawin ay mag-focus sa tunay na strength o asset mo na meron ka, maging proud ka kung sino ka at ano ka, magtiwala ka sa sarili mo, patatagin ang tiwala at magkaroon ng faith sa partner mo, faith sa Diyos at sa karelasyon mo. Yan po ang ating gagawin sa araw na ito. So, tandaan po natin, warning, ang selos ay nakakamatay. Selos pa more. Tayo po ay manalangin. Father in heaven, thank you Lord for this beautiful day that you have given to us. Lord, help us to overcome the feelings of jealousy among us because it can create trouble inside of us. Give us the wisdom to know the rational jealousy and the irrational jealousy, the differences between the two. Bless all our spiritual viewers in the name of Jesus. Amen.